Get ready to discover the freshest and hippest dance talents, Dita the lungs, the newest dance segment sa Lunch Out Loud Dance Entertainment. Kasama ang taga-discover ng mga taga-dance. Please welcome your host, the dance master showman himself, Billy Crawford! Welcome to Dance Entertainment, mga tropang lol! Eto na, bago tayo magpatuloy sa kompetisyon, alamin muna natin kung ano ang pagdadaanan ng mga sasalang ng taga-dance. Lol, video! Dito sa Dance Entertainment, magtatapat ang dalawang taga-dance. Pero sa last part ng sayawan, iisa lang ang mananalo sa Dance Showdown. Ang mananalong contestant o taga-dance, pipili ng group na gusto niyang salihan matapos pakinggan ng sales pitch ng mga leaders na dance boys and girls. Magtutuloy-tuloy ang sayawan, kumbinsihan at pilian hanggang makumpleto ang bawat dance boys and girls ng tigatlong taga-dance. Yan ang round 1 ng Dance Entertainment. Nako, manda na kasi this Friday makakapanood tayo ng isang creative dance showdown from our two taga dance parties. Mga mananayon na may extra pasabog sa kanilang performances. Eto na, syempre kasama pa rin natin ang mga managers ng mga taga dance, the boys and girls. Eto na, Ropa G. Monday group yan at si Manelin Imbiernes ng Tuesday group. Rom Neknek, Sarmienta mo. Sarmienta mo talaga, binaligtad lang. Rom Neknek mo pala yan. Sa Wednesday group. At sa Thursday naman si Becky Joe Crawford. Hey! At ang huli naman si Mamon Ching Gutierrez kasama si Balo. Ibang klase talaga, pero ito, pasok na sa Monday group ang ating belly dancer na si Lexi Galang. Uy, congratulations sa'yo, ha? Ano ba ang pakiramdam mo, Ropa G? Ano ba masasabi mo sa kasamahan mo dyan sa Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday group? Lagi nung umpisa, lagi nila ako pinaasar eh. Let's watch this. Hindi, wala. Wala tayong... Lagi nila ako pinaasar, pero look at me now. Alam mo? Okay, isa lang masasabi ko sa'yo. Apa ka mo. Apa ka, no? Apa kayabang mo, pero apa kaganda mo. Roma, good luck sa inyong apat. Ayan na, maraming salamat. Hindi ka na nagsalita. Rom Neknek mo. Alam ba't ako nagsalita? Bakit? Kasi ngayong episode na to, standby lang ako dahil I'm sure ako pipiliin ng contestant na yan. Ah, confident na. Hahabol ako sa'yo. Apa ka mo din. Apa ka ano? Apa ka asa mo. Thank you, the boys and girls. Humanda na sa talento ng mga taga-dance. Ang una magpapaandar ng kanyang talento, si Benjamin Tinao mula Bataan. Taga-dance number 1, ataw na. Oy, masaya to. Pick up your weapons and fight. Rising up like the phoenix. Papamalas sa kanyang dance talent, I see taga-dance number 2, Joel Tabares, galing Las Piñas City. Hataw na! Hey,
Pero eto na, pabalikin muna natin dito sa Dance Entertainment Stage si Benjamin. Iba to si Benjamin. Ano, namumukhaan nyo? Eto na ang bagong, eto na ang bagong Chris Lawrence. Pero etong dalawang to kakaiba. Diretso na tayo sa dance duelo. Simulan na yan! Hataw na! Switch! Ten, five, six, seven, eight, switch! Woo! Eto na, sabay na sila. 5, 6, 5, 6, 7, go! Si Benjamin at si Joel! Grabe! Grabe tong dalawang to. Grabe yung entertainment value nito eh, no? Well, una sa lahat, welcome sa Dance Entertainment. Sige, relax muna kayo dyan. Panalong-panalo sa mga pinakita nila. Kausapin muna natin ang ating mga boys and girls. Ano ba sa tingin nyo ang nakita nyo? May lumamang ba o sabay? Kung ako nandyan, ako mahihirapan ako. Kasi pareho silang magaling eh. Kaya umpisahan ko na. Ropa G, ano masasabi mo? Grabe, kasi ang taga kong dinakita ng ganyang mga light show, di ba? Parang taon na ata yun. Correct. Pero napaka-entertaining, grabe. Kung meron lang talagang slot sa group ko, nako, makikipaglaban ako for your kind of thing. Kaso, as much as I'd like to, yeah. Docs! Wala, puno. Puno ka na eh, no? Puno wala, na eh. Wala talaga to, alam mo. Baka pa ka na pwedeng apat. Hindi, tatlo lang talaga. Ah, okay. Eh di magbawas ka muna ng isa, bigyan mo sa akin. Basta, kasi magbawas ka ng dalawa. Masabi ko lang, palong-palo talaga. Okay. Maraming salamat. Pinga tubig. Eto na. Manilin, ano masasabi mo sa dalawang performers natin ngayon? Paano nyo kaming ano, binalik sa nakaraan. Parang ano ba? Ano ba yung nakaraan mo? Hindi pala ba? Lalaki siya dati. Lalaki siya dati. Hindi, para nyo kaming hinatid sa galaxy, para kami nasa kalawakan, ganun yung feeling. Sa ginagawa nyo, para kami, yung lights nyo, parang napapa-illusion kami ng kung ano-ano. Ganun eh. Tsaka pasok na pasok kayo dito sa Dance Entertainment kasi sobrang entertaining ng performance ninyo. Correct. Solid. Nakakabusog pag visually, ano? Pag nakikita mo talaga nagpa-perform yung dalawa. Ay, eto na! Parang wala ka masyadong sinasabi. Romneknek, ano ba? Sobrang creative nung, alam mo yung iba-ibang kulay.
Tapos ang galing nung pagka-create nung nag-form pa ng logo ng Lunch Out Loud. Alam mo, ang galing. So ako kasi, madalas ako nakakasabay sa mga show ng mga ganyan. Ako, familiar na ako sa mga ginagawa nyo. Alam ko, sobrang hirap ng timing yan, no? Lalo na yung mga, kung ano mga pinoprogram nyo pa, gusto nyo ilagay. So, uunaan ko na kayo. Ako na piliin nyo dahil, alam nyo na, yung kombinasyon nating dalawa, perfect yan para sa grupo ko. Magic. World-class magician ay isang Romnek-nek Tam. Master Dance Showman! Yes. Kaya napansin mo, parang si Romnek-nek Sarmiente ay parang ayaw magsalita at nalilito. Kasi tinitingnan niya yung oras dahil may racket siya. Kasi aalis. Kaya pag ako tinawag mo, hahabaan ko yung comment. Tama. Tagalan natin to. Alam mo, ito na lang. Mas mabuti pa, huwag muna natin kausapin si Becky Jo. Ang gagawin na lang natin dito, kausapin natin si Romnek-nek. Tama! Oo, yan! Sige! Sige! Ano ba itong racket na mas importante sa amin, Lunch Out Loud? Wala akong racket. Sino may sabi niya? Sa sinasabi niya? Hoy, huwag ka sinungaling, nakaset up ka na. Tingin ako ng tingin sa relo, eh wala nga akong relo. Oh. Ay, company! Company! Outing! Oh, Becky Jo Crawford, ano masasabi mo sa dalawang performance? Unang-una, Benjamin and Joey, palakpakan naman natin silang dalawa. Grabe, ang galing ng performance nyo. Ako ay humahanga. Ako ay nakikiusap na sumama kayo sa Thursday group. Bakit? Kasi kayo ang magbibigay kulay sa aking grupo. Kaya please, sumama na kayo sa akin. Ah, ito na ang huli, Mamonching! Benjamin, Joel, ang galing nyo. Alam nyo, huling nakita ko yan sa may bandang, doon sa banda doon. Walang specific na lugar. Sa Leyte, kasi nakakita ko ng pile dance, mga dancers. Kasi doon ko lang nakita, oo, ang tawag doon? Poi dance. Poi dancing. Poi dance. Poi. Poi. Parang apoy. But, nga, hindi pa binuo, apoy dance. Nakita ko sila, nagaganunan sila. Tapos nakita ko sa ilaw. Sabi ko, ay parang ganito yun ah. Pero yung creativity ninyo, magkaiba. Joel, kung ako ang pipiliin mo, Benjamin, kung ako ang pipiliin mo, Friday Group, hindi na kayo magaganyan. Ipapasok ko kayo sa MMDA. Tuwing gabi kayo ang magka-traffic. Binigyan mo pa ng racket. Bahala kayo dyan. Maraming salamat, the boys and girls. Eto, pero kausapin muna natin ang mga taga-dance natin ngayong araw na ito. Unahin muna namin si Benjamin Tinaw. Benjamin, welcome back. Alam mo, ito si Benjamin, matagal-tagal na to sa industriya ng poi dance. Tama ba? Opo, halos 12 years na rin po. 12 years, di ba? Ano ang pinakamahalaga or importanteng parang naipundar mo o naiipon mo at na-purchase mo para sa sarili mo sa pagsasayaw mo ng LED dance or poi dance? Ang bata pa lang sa pinangarap ko ng mapagawa yung bahay namin eh. Tapos yun po, yung nakaipon na po ako sa pagsasayaw ko po, napagawa ko po yung bahay namin, napaayos ko po, napalagyan po ng seventh floor, nalagyan ko po ng kisame. Yun po. At saka tuwan-tawa po yung nanay at tatay ko doon. Tapos isa pa po, napagpundar din po ako ng sasakyan. Nagbigyan ko po ng sasakyan yung tatay ko po. Ooh. Tapos may sarili po akong ginagamit. Yung sa mga racket po namin, ginagamit namin yun pas as transportation po namin sa mga gig. I'm sure yung pamilya mo ay proud na proud sa'yo. Ayun po. Yun po yung pinakamalaking achievement ko. Yung nanay at tatay ko po, sobrang proud po sa akin. Kahit saan po ako, kung ano po yung kinaratlan ko ngayon, kung ano po ako ngayon, proud na proud po sila sa akin. Yun lang po yung pinakamagandang achievement na nakuha ko po sa akin. Oh, bait naman. Dapat lang maging proud sila sa nag-iisang Benjamin katulad mo. Salamat po. Ito naman kausapin natin. Joel, kamusta ka naman? Mabuti po. Ayos. Sinong tinuturing mong greatest inspiration o yung motivation mo sa buhay? Yung nanay ko po. Kasi sa ano po kasi, sa amin po kasi sa family, ano po kasi ako, independent po kasi ako. So okay. Nung wala po yung, nung naging pandemic po kasi, kumbaga si mama ko po yung tumutulong talaga sa akin ngayon. Bali siya po yung sumusuporta sa akin, bali siya po yung naging sandalan ko ngayon sa buhay. Kumbaga, sa kasi siya po rin po kasi yung umano sa akin, sumasama sa akin sa may pag may mga racket po ako. Ganun po. So parang naging manager mo na rin yung nanay? Hindi po. Parang
nagsusupport lang po talaga siya sa akin para sa mga laban ko po. Well, at least kaya siya ang naging inspirasyon mo sa buhay. Oh, no? Hindi ka titigil. Saka minsan po kasi pag ganito pong pandemic, hinihelp niya po kasi ako sa, kunyari, pagtitinda po, bali, naganda po ako ng mga halo-halo, ganyan, mga siomay. No, itong pandemic po talaga kasi wala po talagang kita. Pero buti na lang at least ngayon nakapag-perform kayong dalawa. So, matanong ko lang si Benjamin naman, ano ba, bakit ka ba sumali dito sa Dance Entertainment? Ayun po, hindi po lingid sa atin sa alaman. Last year po, pandemic. February pa lang po, yung sa event industry po, yung nawalan talaga yun ng trabaho. Until now, hindi pa rin po kami nakakabalik. As in, yung ubusan po ng ipon, hanggang yung kailangan po ng maintenance ng mother ko. Kasi yung mother at father ko po, diabetic po. So, kailangan po talaga nila ng pag-maintain po yung medicine nila, yung pagpapano nila. Yun po, tsaka yung mga kapatid ko rin po, hindi naman po ganun kayayaman, pero nakakatulong po ako. So, yun po, yung isang way ko po para, ano, sumali po ako dito para po, makatulong. Pa paano po makatulong po sa kanila. Yun. Well, at least yung intention yung pareho, siguro, ay ganun din. At yan ay malaking blessing ang babalik sa inyo. Katumbas yan eh. So, Joel, ikaw, para kanino ang laban na to? Ako, hulaan ko, nanay mo. Ay, para hindi? Sa sarili ko po. Ayun. Kasi po, ano eh, simula, ano, namimiss ko na po kasi yung dati kong buhay na pag may mga, ako po kasi nag-support minsan sa family ko. So, baga, breadwinner ka? Yes po. Kaya po, parang ngayon po, parang, mangyayari po, nabaliktad siya. Ako yung parang, parang ikaw naman ang sinuporta. Sinuportahan po nila ngayon. Alam mo, magpasalamat na lang tayo sa Diyos na nandyan pang mga magulang nyo, sumusuporta pa sa inyo, eh, no? Well, ayun. Congratulations sa inyong dalawa. Napakahusay, palapakan natin si Benjamin at si Joel. Pero dito, aalamin muna natin kung sinong taga-dance ang uuwing panalo. Dance results, please! Yun dapat yung umiikot, hindi ikaw. Oh. Eto. Nasa akin na ang resulta. Pasok ka na sa semifinals ng Dance Entertainment. Congratulations! Benjamin Tinao! Mag-uwi ka ng 10,000 pesos. At salamat pa rin sa iyo, Joel. Maraming salamat. Tanggapin mo na lang ang iyong consolation prize na 5,000 pesos. Pero Benjamin, congrats! Eto na tayo, hindi pa dyan nagtatapos ang ating laban, Benjamin, kasi eto, hindi mo na kailangan piliin ang Monday crew. Dahil syempre, buong-buo na ang grupo niya. Kaya Benjamin, kailangan mo mamili ng iyong sasalihang grupo. Pero bago mo piliin, bigay mo muna sa amin kung ano ang rason, kung bakit siya ang pinili mo. I think yung reason ko dito para sa grupo na to, bongga yung kakalabasan nito. Bongga! Napaka-creative! Kasi maraming pasabog yung naiisip ko maibibigay nito eh. Bongga pasabok. So, eto, sino ba makakabigay ng bongga at pasabog ng mga bagong performances mo? Ikaw, Thursday Group, ikaw bibigyan ko. Thank you, Joel Kurepek! Buong-buo, Thursday Group at Monday Group. Congratulations, Becky Joe at Benjamin Tinao. Recap lang tayo ng mabilis ng mga boys and girls, ha? Eto, LOL VTR. Patuloy nang nakukumpleto ang bawat grupo ng The Boys and Girls dito sa Dance Entertainment. And this Friday, eto ang current standing ng mga grupo. Ang Monday Group ang naunang makumpleto ng tatlong taga-dance sa pagkakapili ng belly dancer na si Lexi Galang sa grupo ni Ropa G. Kasama na niya ang Vogue at Dancehall dancer na si Jericho Bautista. Kasama na niya ang ballet dancer na si Elizabeth Apilado. Ang Tuesday Group may dalawa ng taga-dance, ang Crump dancer na si Aina Serge Balog.
Makasama niya ang contemporary dancer na si Francis Kalubang. Ang Wednesday Group ay dalawa pa ring miyembro, ang hip-hop dancer na si Dean Gales. Nasasamahan ang pole dancer na si Ana Garmo. Ang Thursday Group naman ay nakumpleto na rin dahil sa pagdating ni Benjamin Tinao. Ang Thursday Group naman ay may dalawa pa ring taga-dance, ang lyrical dancer na si JM Papa. At ang pop and lock dancer na si Mark Villanueva. At ang Friday Group may dalawa ng taga-dance, ang ballroom dancer na si Chris Keen Mendoza. Na mga kasama ang breakdancer na si Treasure Novesteras. Sino ang grupo na madadagdagan ng taga-dance? Alamin yan sa susunod na hatawan dito pa rin sa Dance Entertainment sa Lunch Out Loud.